ito east ito Atlantic province. Nag-travel tayo all the way to ano, ito yung tinravel ko kasi puro Canada yan. Mula doon Nova Scotia, no? Saan makita natin maigi? Nova Scotia, dinaanan natin ng New Brunswick. Duman tayo ng Montreal para sa mga nakasunod. Ayan, may mga... Ingat-ingat lang guys sa truck natin kasi magtatatlong taon na rin akong owner operator ngayong March. Ngayong taon na to. Dalawang taon na lang, mababayaran ko na tong... You guys, good morning. Ang layo nung napuntahan natin guys, dire-diretso yung biyahe ko. Hindi nga ako nag-enjoy nung umuwi ako sa bahay, kalayan mo yan. Mga ano to? 15 hours lang yata ako sa bahay. Umalis ako mula Atres ng January, anong petyo na ngayon? 25 na. Subali, ano na? 22 days na, andito pa ako sa Vancouver. So, kung sakali man na makaka-uwi ako, malamang, guys, February na. Wow! Isang buwan na ako nyan sa karsada. Nova Scotia, no? Nakita ko sa inyo. From Nova Scotia, kung saan tayo galing, sa mga nakasubaybay, no? Galing tayo ng Nova Scotia. At ngayon, nandito na ako ngayon sa ano, ng so ilagay ko rito, Nova Scotia. Divert Nova Scotia. At ang current location ko ngayon, nandito tayo ngayon. Papakita ko sa inyo, ayan guys ha, ang mapa. Dulo sa dulo. Ang binyahe ko, tinakbo ko. Ayan, tignan nyo, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Guys, oh. 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 Ayan, ha. Lagay natin dito para makita natin maayos. Nandito ang Nova Scotia. Nova Scotia. Kumbaga sa ano, itong side na to, ito yung ano, ito yung bali Atlantic east coast ng Canada. Ito east ito Atlantic province. Nag-travel tayo all the way to ano, ito yung tinravel ko kasi puro Canada yan. Mula doon New Nova Scotia, no? Saan makita natin maigi? Nova Scotia, dinaanan natin ng New Brunswick. Duman tayo ng Montreal para sa mga nakasunod. Ayan, may mga ano tayo, may mga vlog tayo dyan. Dire-diretso yan hanggang sa Ontario. Duman tayo ng Ontario, Ottawa. Actually, hindi Ottawa, hindi ako duman ng Ottawa. Ayan, Ontario, dinaanan natin ng parte ng Ontario na yan. Napakalaki. Napakalaking lupa ng Ontario. Tapos Manitoba na. Yan Manitoba, which is Winnipeg. Ito, Winnipeg. Ito yung Manitoba. Ayan, tapos dinan natin ang Saskatchewan. Duman tayo ng Saskatchewan. Itong party na to. Nakita nyo yung dalawang guhit na yan. Ito, tsaka yun. Ayan, Saskatchewan. Tapos Calgary, Alberta. Ayan. Andyan sa Alberta. Tapos all the way dito sa Kamloops. Andito ako sa Kamloops pa lang ngayon. Ta-travel tayo papuntang Surrey, BC. So i-add ko rito. Tignan natin. Add stop. So Surrey, BC. Ayan. Mayroon pang ito yun, Surrey, BC. Ito yung nandito tayo ngayon, Kamloops na.
papuntang Surrey, BC. Ayan, ito yung Vancouver, anya kakita na natin, Vancouver, Burnaby, Richmond. Etong side na to naman ng Canada, guys, dito sa left dito, ito naman ito yung West Coast. Kata nyo, halos trinable ko yung buong Canada, guys. Ito yung United States. Nakita natin. Diyan kayo mga Montana, North Dakota, Kentucky, Iowa, Illinois, Wisconsin. Ito yung sa baba, ito sa taas is Canada. Yes! Yung Canada na yan, mula dun sa dulo ng Canada na yon, which is dito sa Atlantic Province, East Coast, nag-travel tayo all the way dito. Papuntang Vancouver, mamaya dun na ako, mayroon pang mga, ano yan, base sa GPS ko rito. Kanina, ano bang sabi rito, tignan natin. Base sa GPS ko, isaksak ko, plug ko lang para makita natin kung ilan pa yung tatakbuhin natin. Ayan, so ito tayo. I'm on now. Please drive to highlighted route. Okay, nakita nyo, meron pa tayong 163 miles, or sabihin na lang natin 2 hours and 41 minutes yung nakikita nyo yun, kasi puro bundok yan, guys. Puro bundok yung tatahakin natin. Kaya yan, masyadong maano, masyadong slushy. Tignan nyo naman, mabilis maubusan ng windshield. Kaya magre-refill ako ng magre-refill tayo ng windshield washer natin, tapos mag pre-trip na rin ako. And bumili ako ng nito kasi paubos. Kaya kapag bumabiyahe tayo ng Vancouver, lalo na pag sa winter dito, kasi sa Vancouver may mga part dito sa British Columbia, may mga part dito sa British Columbia na salubungan ang karsada. So ito, lalagyan ko ito konti para dito sa aking paglinis ko dito sa guys, sa salamin ko, pagka spray yan. Yung ganito ko na binili ko, inilalagay ko lang dito sa my side, ko. In some reason siguro nalaglag ko yon. Wala na, hindi ko na makakita. Tsaka bibili na lang ako pagka nakapunta ulit ako ng store. Yung ginagamit ko kahapon yun, tapos bubutasan ko na lang siya dito. Kunting butas na lang ito. Yan. Butasin lang natin ng kahit dalawang butas lang ito, para may spray lang natin ba. Yan, para may lumabas lang na tapos panglinis lang natin dyan sa ating tapos re-refill lang ko rin itong natin, itong truck natin ng ng windshield washer. Kasi ito, pag dito ka sa Canada, guys, ang kailangan mong windshield washer dito, minus 35. Ayun, nakita natin, minus 35. Kasi kapag nagsobrang lamig at saka may windshield, yung ordinaryong windshield lang, yung pang summer, kapag binuga mo siya, ang mangyayari nun, yung windshield, once na daanan yun, ang mangyayari nun, ititigas agad-agad. Ayan. But anyway, lalabas tayo. Babayin na natin tong truck at magkakandak na ako ng 15 minutes pre-trip ko, tapos lulusong na tayo dito sa Yes! Ang deliver ko pa naman ni Buka, mamayang hapon ng alas 5. Kaya hindi ako naman ako masyadong nagmamadali, gawa nga ng marami naman tayong oras . Pero ang kagandahan ngayon, hindi masyadong malamig. Alright. Hey, sister. Okay.
Siyempre, first thing first, guys. Check muna natin itong ano. Check natin itong langis ni Cordapi, ah. Paano? Natin lahat. Makina. Okay. Oh, nasa max pa, guys. Nasa max pa kahit papano. Ayan. Ang nakikita natin, nasa max pa siya. Tapos, refillan natin. Refill ko na ito. Ilagay ko na ito. Windshield washer natin kasi paubos na. Kasi kagabi, nag-inti na, eh. Yung ano doon sa loob, yung gas. Important ito kasi kapag mahirap yung wala kang windshield washer. Babablind ka talaga, halos wala kang makikita, eh. Yun. Lado rin natin. Buksan ko lang yung ilaw para makita natin mga ilaw ng truck. Alright. Tire. Ilalim, silip-silipin natin. Natin sa baba, baka mama may mga tagas, baka renegla na yung truck. Okay na. Sa awa ng Panginoon, wala namang problema, marumi lang talaga, pero hindi ko talaga yan hinuhugasan. Ayokong ano yun yan. Ayokong hugasan yung makina. Blower pa, pwede, bugaan natin. Coolant, which is ito, isa sa mga number one. Oh, yan. Okay, so marami pa. Mataas pa kasi kapapalit naman to. Yan. Wala naman kakaiba. Wala akong kakabang nakikita sa baba. Wala naman nagli-leak. Ito, nawala. Ito, napalitan na yata ito. So, kasi sinabi ko sa kanila palitan. Kaya wala na siyang nagli-leak. Kumbaga sana eh. Wala na yung pinaka-seepage na wala na tumutulok sa kulang. Ingat-ingat lang sa truck, guys. Yeah! Yun. Marumi eh. Ano tayo magagawa dyan? Ganyan talaga yan. Okay. Ilaw. Graduin nila ating gumagana lahat. Gulong. Oh. Lahat ng ilaw sa taas pa ba gumagana? Ito yung ating ano, sealed, sealyado pa sa ilalim. Graduin natin ito, lulusong tayo ng bundok, eh. Mga ilang bundok yung lulusungin natin. Kailangan walang problema sa mga preno natin. Dapat ito hindi nag-rub, nakanglang, kasi may tendency siyang mabutas pag ito nag-rub. Mud plug. Ayos, so far, wala akong nakakita hindi maganda. Lahat ayos. Ilaw, gumagana lahat. Ayan. Okay, nasa kalahati pa, yun. Pagas na lang ako pagdating ko ng Vancouver. Oh, may mga lager yata yun, ha. Okay, so number one, check natin to. Seat point, zero, zero rin ang box. Ayos. Marumi, pahugas na lang.
Okay. So far, lang nakitang hindi maganda sa unit kay Cordapi, ha. Alright. Okay. Ayan. Ingat-ingat lang guys sa truck natin kasi magtatatlong taon na rin akong owner operator ngayong March, ngayong taon na to. Dalawang taon na lang mababayaran ko na tong truck kapag may awas si Lord. Kunting tis-tis lang, makakaraos din tayo. Yan. Nilinisin ko ito. Linisin ko muna itong ating ano. Baga tayo tuloy ang dumiretso. So na yung aking pang ano rito. Ito. Okay. Linis-linis lang. Marumi yan. Eh, linisin ulit. Importante ito eh. Sa kabila. Yeah. Yeah. Alright. Maromel, gising lang. Tapos i-hit ko yung aking ano, salamin. Para sa ganun matanggal yung ano. I-hit natin. May heater din ng salamin eh. Ito. Yan. Okay. Alright guys, tara. Tayong tatakbuhin mga ano. Please drive to highlighted route. Dalawang kalating oras. Tay, baka mami mag-snow na naman, kaya alis na tayo. Dito tayo sa brake check ngayon guys ng Merit. Ito yung tinatawag nilang ano. Continue on. Makakita natin yung step grid ahead. Ito yung tawag nilang highway to hell. Wow! Na palusong kasi palusong kasi talaga ito eh. Kape. Buti na lang, hindi masyado siyang yung totaling black ice. Slushy lang siya. Pero hindi siya madulas. Ito, pag hindi ka magaling dito, pababayaan mo yung speed mo rito. Bulusok ka eh. Slow.
flashy. Kailangan dito, marami ka talagang ano, windshield washer. Sanayan lang mga kaibigan sa pag-drive sa bundok. Saray na rin naman tayo, pero di ko umusanay ka eh, pabara-bara ka lang. Kasi walang ano sa pag-drive, walang matagal, walang bago. Kasi lahat tayo nag-i-start pa lang, kumbaga sana i-pretty learning tayo. Walang matagal, walang bago sa pagda-drive. Kasi you never know what happened. Gamitan mo lang ng engine brake, ganun. Pag kayong ano, para hindi laging ginagamit ang preno. Kailangan magdala ng maraming washer fluid. Washer fluid pag pupunta tayo ng Vancouver, guys, lalo na dito, especially pag winter. Actually, hindi lang naman talaga ano eh, hindi lang naman na kahit saan naman pagka ganitong sitwasyon. Lusong natin dito, aakyat na naman tayo ngayon ng bundok. Tapos lulusong ulit tayo, aakyat. Ito, lusong pa to eh, mahaba itong lusungan na ito eh. Salamat lang ako dito sa truck ko kasi malakas ang engine brake niya.
Pero kung madulas to, hindi ako tatakbo ng mga 100 dito ah. Hindi naman siya madulas ngayon. Slushy lang. Oops. 17 kilometer na palusong. Tapos pagka alam yung medyo bumaba yung engine brake, pakawalan mo yung engine brake, alisin mo muna para dadaos-dos siya sa kanyang sariling speed. Tapos pag nagpipick up ulit siya ng speed, papatulin ka naman, katulad nito, 102, 103, 104, makagatam ulit ng isang engine brake. Mararamdaman nyo, maririnig nyo guys, kapag tumakbo yung engine brake, yung tumunog yung engine brake, umuungol siya. Kasi ano eh, pinipiga niya yung makina niyan eh. Matawag tong engine brake, compress brake. May isa pang palusong na yan. Tapos angat na naman tayo. Angat naman tayo ngayon dyan sa nakikita nyo yung bundok na yan guys. Dyan sa harapan na yan. Kape. Ito, ito yung huling lusong, tapos angat na naman tayo. Napakagatan ko ngayon ng dalawa, number 2 engine brake. Tinig nyo yung tunog. Pagka pinakagatan mo ng engine brake eh, uungol siya eh. Pakawalan na yan kasi papatag na tayo at pagkatapos aakyat tayo sa bundok na yan. Tapos, road information, 1 open, 5 open, 97C open. Angat naman tayo mamaya ng bundok.
Ayan, tsaka tayo angat ng bundok naman ngayon. Ayan ha. Nakikita nyo yung harapan na yan, bundok na yan. Yan naman ang aangatin natin. Tatakbo ang truck dyan ng mga 60 o 50. Maswerte na nga kung makakatakbo si Gordapia ng 50 km per hour or dyan eh. Kaya kailangan biyaluhan natin. Velo, velo. Velo. Veloan natin para hindi tayo mabitin sa taas. Kotse naman ito, kaya naman ako, kaya naman kasi magmabilis, ayaw pa magmabilis. Yung speed dito eh 120 km per hora eh. Natakbo lang ng mga 90 eh. Ano naman yan itong ano lang ito eh. Bibitinin niya pa yung truck. Portik ka na, kotse. Ayan, aangat na tayo, guys. Hanggang doon. Sa katuktukan. Mas palusong ulit. Gusto mong mag-overtake kung kailan nandito na ako. Kanina, hindi ka nag-overtake. Kailangan ng maraming windshield washer pagka ganito. Velo, velo. Velo, velo. Kapag ito na lagpasan ko, ibig sabihin, mas mabigat ito kaysa sa akin. Kasi ang load ko ngayon eh, nakasagat din eh. O mas malakas ang truck o posible naman. At eh, hindi ko siya mawaabutan. Mas magaan siya. Takbo ng truck ngayon 54 kilometer. Eh wala pa tayo sa gitna. Bababa pa to. Ito mga sinusundan ko mga ano guys, mga truck, mabibigat yan. Meron pang rumaragas ha, sa likuran kayo. Naragas ha. Rumaragas ha. Yo, lumipad na kayo, walang laman. Wala, walang laman. Bigat to.
pakialaman yan. Doon sa pinakatuktok. Sabi tayo sa gilid ulit. Balik ulit tayo sa gilid. Wala pa, hindi pa tayo nakakakalahati doon sa angat na yan. Ibig sabihin, mas pagka ganito, maabutan ko ito, wala sa mas mala, mas mabilis ang truck yan guys. Sa load yan, kasi ang truck para halos pare-parehas naman ang ano eh, pare-parehas naman ang aspect ng mga truck eh. Kalidad ng truck. Yan, almost na guys, almost na tayo sa taas. Tatakbo ng 48 kilometer. Come on. Velo, velo, velo. Trucks in left lane hand, sabi. Alright guys, dito na tayo sa taas. Ayun, mamaya may lulusungin na naman doon. Pero dahan-dahan lang. Alright guys, andito na tayo sa ano. Mag-park muna ako dito at magsha-shower lang ako. Yes! Turn right on Flood Hope Road, then take the first left. All right. Turn right on Flood Hope Road, then take the first left. Mag-shower muna ako dito, mga idol. Guys, so paano hanggang sa muli natin pagkikita? Bye-bye na muna. Bye. Thank you for watching. Lakai Pinoy Tracker.